Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawa ng ganap. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan sa bayang kinapupuutan ko upang ito'y wasakin at samsamin ng lahat ng yaman at yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sabi niya, Nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumagaspas ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga ang magiging niyang mandirigma at pagkakasakitin ng Panginoon. At sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di natatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol
Inapin nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila, balot, mamaymayaman ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan. Hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matataynga, akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siya ng guro nila pagkat siya ang marunong? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang panalangin ng papuri at pasasalamat ang ating narinig kay Jesus sa ating Poong Jesus Nazareno mula sa Ebanghelyo sa araw na ito. Panalangin ng papuri at pasasalamat. Narinig natin si Jesus nagpapasalamat sa kanyang Ama. At ang kanyang sabi, inilihim ng Ama
ang mga bagay sa mga marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang katulad ng bata. Ipinagpapasalamat ni Jesus ang kanyang relasyon sa Ama, sapagkat hindi lahat ng marurunong mayroon alam ang tungkol sa Diyos. Inihayag ito sa mga may kaloobang katulad ng sa bata. Noong panahong iyon kasi, marami sa mga marurunong at matatalino alam ang tungkol sa Diyos ayon sa nasusulat, ayon sa kasulatan, ayon sa utos at batas ng Diyos. Marunong, matalino, kaya alam. Pero hindi lahat ng nasusulat, hindi lahat ng nalalaman nila ay kabuuan ng tungkol sa Diyos. Sapagkat tanging sa mayroong mababang loob o sa kaloobang katulad ng bata lamang na ihahayag ang kabuuan at tunay tungkol sa Diyos. Hindi lahat ng nasa libro malalaman natin tungkol sa buhay, sapagkat sa buhay kasama ang karanasan para makatuklas. Kaya nga sinasabi na ang mundo ay isang malaking classroom, sapagkat dito tunay nalalaman at nararanasan ang tungkol sa buhay. Hindi lahat nalalaman at natutuklasan lang sa eskwelahan. Anong pwedeng paghugutan natin sa Ebanghelyo sa araw na ito? Si Jesus nagpasalamat sa kung ano ang mayroon siya at hindi tumingin sa iba. Pinagpasalamat kung ano ang inihayag sa mga may kaloobang katulad ng sa bata, at hindi lang sa kung ano ang mayroon ang mga matatalino at marurunong. Maaring ganito rin sa buhay natin. Hindi lahat alam natin. Hindi lahat mayroon tayo. Ang kailangan mo lang tingnan kung ano ang nasa sa iyo. Ipagpasalamat kung ano ang mayroon ka. Maaring hindi ka matalino, pero hindi ibig sabihin wala ka. Maaring hindi ka marunong, pero hindi ibig sabihin hindi ka binayayaan. Maaring hindi ka matalino, pero mayroon kang talento. Kailangan mo lang tignan kung ano ang ibinigay sa iyo. May iba, mayroon ng relasyon, naghahanap pa ng iba. May iba, mayroon ng trabaho, ayaw pang magsipag, ayaw pang magsumikap. May iba, hindi nga mayaman, pero malalim at buo naman ang pananampalataya. Ito lang yung dapat nating tignan. Yung mga bagay na mayroon at ipinagkaloob sa atin. Kadalasan, kaya nasisira ang ating buhay ay dahil hanap ka pa ng hanap ng iba. May ibinigay na sa iyo, hindi mo lang pinagyayaman, hindi mo lang ginagalingan, hindi mo lang tinitignan, kaya hindi mo nagagamit ng maayos at husto. Mga kapatid, ang imbitasyon sa atin ngayon na kayo'y nagsisimba, tingnan ano ang ibinigay at ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Yun ang iyong pagyamanin. Huwag mong hanapin ang wala. Tingnan mo
kung ano ang mayroon at ipagpasalamat mo dahil yan ang pwede mong magamit sa iyong buhay. Muli, tingnan kung ano ang mayroon at huwag hanapin ang wala dahil anuman ang ibinigay sa iyo ng Diyos, ito ay nararapat sa iyo at ito ang dapat mong pagyamanin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mababang loob. Dalhin natin ang ating Amang nasa langit, ang lahat ng ating pangangailangan na may buong pananalig sa kanyang mapagmahal na kalinga. Ating sambitin sa bawat panalangin, Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan naway, bigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat ng mga namatay, naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Sa katahimikan ating ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinakita sa amin ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ating alay na alagad tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pang magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito
para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, pinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kayo din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. My Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus,
my Savior, my Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagdiligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli, huwag hanapin ang wala. Tignan kung ano ang mayroon. Ipagpasalamat sa Diyos at pagyamanin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.